Minsan ba ay naihahambing mo ang iyong sulat sa ibang tao, gaya ng iyong fingerprints ang iyong sulat ay naiiba sa kanila, ang paraan ng iyong pagguhit o pagbilog ay naglalahad ng iyong personal na katangian, ngunit ito ay hindi man sapat na basehan ay makapagbibigay ito ng ideya tungkol sa isang tao o sa iyong sarili, narito ang ilan sa mga pwede mong mapansin sa iyong sulat. Number 1, ang sukat ng iyong mga sinusulat, ang laki o liit ng iyong sulat kamay at maaaring magpakita ng kung gaano mo kakilala ang iyong sarili, dahil ang bagay na ito ay hindi mo basta mababago at ito ay kapansin-pansin, ang malalaking sulat kamay ay isang tao na outgoing, nais ng atensyon at makatao, habang ang maliliit na sulat kamay ay taong mahiyain, mabusisi at metikolosa, ang katamtamang laki naman ay may average na katangian. Number 2, ang pagitan o space ng mga salita, ayon sa pag-aaral ito ay nagpapahiwatig ng iyong relasyon sa iyong kapwa, kung ikaw ay may malaking distansya sa bawat salita, ikaw ay taong nais ng malaya at di mo gusto na na-overwhelmed ka, ang mga sulat kamay naman na may maliit na distansya ay taong ayaw mapag-isa at nais na mapalapit sa kapwa. Number 3, ang direksyon ng iyong sulat kamay, ang pakanan na direksyon ay nagpapakita na ikaw ay sentimental at may mataas na pagpapahalaga sa mga kaibigan at pamilya, ang pakaliwa naman na direksyon ay nagpapakita na ikaw ay reserved at mas gugustuhin na magtrabaho sa likod ng eksena, kung ang sulat kamay mo naman ay tuwid, ikaw ay lohikal at praktikal na tao. Number 4, ang paglalagay ng tuldok sa letrang I, kung naglalagay ka ng tuldok na mataas sa letrang I, ikaw ay may malawak na imahinasyon, ang mababang tuldok naman sa letrang I ay nagpapakita na ikaw ay detail-oriented at organized, kung ang gamit mo naman ay slash sa halip na tuldok, ikaw ay self-critical at may mixing pasensya sa mga pagbabago ng yayari, kung ang gamit mo naman ay hugis bilog imbes na tuldok, ikaw ay visionary at masyadong curious sa mga bagay-bagay. Number 5, ang paraan ng pagsulat sa letrang T, ito ay nagpapahiwatig ng abilidad at pagpuporsige sa mga layunin, ang paglalagay ng guhit sa ibabaw ng letrang T ay isang taong may mabuting self-esteem, ambisyoso at mataas ang pangarap, ang paglalagay naman ng guhit sa gitna ng letrang T ay nagpapakita na ikaw ay confident at komportable sa sarili, habang ang mahabang guhit sa letrang T ay nagpapakita ng sigasig at determinasyon. Kahit na minsan ay matigas ang iyong ulo, ang maigsing guhit naman ay nagpapakita na kulang ka sa determinasyon na magpatuloy ng anumang gawain. Number 6, ang iyong mga margins, ang space sa kaliwa at kanan ng iyong sulat kamay ay naghahayag ng iyong pananaw at attitude sa buhay, ang malapad na margin sa kaliwa ay ang pananaw mo sa nakaraan, ang makitid na margin sa kaliwa ay naghahayag na ang iyong desisyon ay bumabase sa nakaraang karanasan, habang ang malapad naman na margin sa kaliwa ay naghahayag na madali ka mag-move on at handa sa anuman ang hinaharap. Ang margin naman sa kanan ay tumutukoy sa iyong pananaw sa hinaharap, ang masikip na margin sa kanan ay nagpapakita na ikaw ay sociable at madali makibagay sa kapwa, habang ang malapad na margin ay pagiging maingat at mas gugustuhin ang stability na mayroon ka sa ngayon. Napansin mo ba ang mga katangian na ito sa paraan ng iyong pagsusulat, hindi man ito sapat na basehan ay makapagbibigay ito ng idea patungkol sa ibang tao o maging sa iyong sarili, hanggang sa muli, stay blessed and safe, salamat.